Check. Yon. So, magandang umaga sa inyong lahat. Kakabangon ko lang at kakagising. So, pasensya na kayo. Hindi ko na shoot kasi ito kagabi. Dahil sobrang ano na ako. Pagod. Kailangan ko talagang pahinga. So, I think magpapahinga ako ng mga ilang araw sa trading. Kasi noon, kaya ko nang i-reset yung sarili ko over the weekend eh. Pero hindi na-reset yung sarili ko over the weekend. So, I think kailangan ko muna mag-rest. So, itutuloy na lang natin yung mga recaps na yung pagbalik ulit sa pag-trade. So, anyway, shoutout natin yung mga ano, mga kasama natin na noon doon. Si Boss Royce, nandito ulit. Shoutout daw si Boss Stoke 24. Yan. Si Boss Jerome Banaag, yun. Salamat daw. At sobrang basic ng mga strategies daw natin. Pero profitable. Price action and candlestick pattern, yes. Yan, didiscuss ko rin yan. Tingin ko gagawa ko ng ano yung content about that. And si Boss Jeremiah's Kiyowas, ang tanong niya, boss, ano requirement pag open account ng 23 Asia? Punta ka lang sa website ng 23 Asia, boss. Nandun yung kompletong listahan niyan. So, si Ice Kai Official naman tanong niya, kung pwede raw ba ipang trade yung laptop, no? Yes, ako naka-laptop lang ako. So, MSI laptop yung gamit ko. Tingin ko, ano ba? Mag-shoot din siguro ako ng, ito yung trading station natin. Yun, pa-shoutout din daw si Freaks Axie Gaming at si Sent Manahan. Yun, tanong niya yung tungkol sa setup daw na multiple monitor. Yan, siguro nga papasadahan ko to. Kasi dati hirap na hirap din ako ng mag-multiple monitor kasi konti lang HDMI port nitong laptop. Actually, dalawa pwede sa laptop. Pero meron akong device na nabili sa Lazada lang, mga brad. Pero yan, discuss natin yan sa ano. Sa trading station natin na ano na video. So, kay Sir JR Lu, yun, maraming salamat din. So anyway, discuss natin yung trades. Actually, yesterday, yung trading natin kagabi was kumbaga an easy day. Kasi overwhelming yung trend eh. Meaning na overwhelming yung trend, isang direction talaga yung takbo. Very strong, very wild, you know. Lakas. But the problem is, naka-stick ako dun sa initial plan ko. Hindi ako nakapag-adapt. So, adaptability, yesterday, wala. Kasi nga, dung mga nakaraang araw, wala na ako dun sa ano eh. Wala na ako dun sa neutral state ko. No? So, masyado na tayong pagod. Kailangan talaga ng, ano, ng pahinga. Kasi most of the time, ano talaga, sabi nga sa inyo, over the weekend, kasi ginagawa ko, nag-hybrid ako ngayon. Binanggit ko sa mga estudyante ko, hybrid yung style ko kasi meron naman ako swing position eh. And yung swing position ko, naka-long talaga tayo. Since the bottom, itong pullback, yung mga pullback na yan, we are trying to buy for a long position. So, yan. Inihintay ko na lang ulit yung next possible na drop kasi yung mga ano na yan, yung mga rallies na yan. Bear rallies for me. And possible na mangulekta ko ulit. After mo ng bounce, possible mangulekta ka ng pang-swing mo naman pababa kung mag-short ka. So, takas ng bounce ka habon eh. Actually, ayun nga, yung mga nasa watchlist ko, puro long. But the problem is, during the execution, ayun, tingnan nyo yung action, lahat short. Wala kang makikita ng long trade. So, ito yung example ng counter trend. Yung mindset natin. So, wala. Nakita nyo naman yung resulta. Kaya, ala talaga ako sa ano kahapon. Ayun yung masasabi ko, wala sa hulog. No, kasi napakatagal, para isang linggo nang wala talaga sa tama yung routine. Sabi nga, no, sa akong pinipigilan ako mag-trade na usapan ko. Sabi ko, hindi pa ako natutulog. Kailangan ko na mag-work kasi mag-recap ako eh. So, sabi niyo, bago ko lumabas ng kwarto, wala kang tulog. Sabi mo, hindi ka mag-trade pag hindi ka natutulog. Tapos nag-diretso pa rin ako. So, buti, no? Ang tip doon at makahanap yung asawa na ganun. Pero hindi pa rin ako napigilan. So, anyway, punta tayo dito sa Spotify, which is my first trade. Actually, this one, okay naman siya. Pero ang talagang naisip ko niyan, initial spike lang yung short, tapos magte-take ako ng long trade. Kasi nga, breakout to. Nag-breakout Spotify, ang layo ng gap up nyo. Look at the market, ha. Remember this pattern, guys. Yung drop na yan, gap down. Ay.
ito gap down, lumipad lang yung market, but Spotify was on another level eh. Boom breakout to eh. Kung yung market, yung sinusundan niya, dito lang dapat mag-open 107, ito hindi eh, gap up. So, 1 minute, minisip ko, may quick pullback lang yan kasi overextended yung move. So, that's what I did. But the problem is, you know, I took another short, which is, supposed to be, dapat, long yung trade na to eh. Kasi double bottom sa support eh. So, I took a short on this one kasi ang inisip ko naman, a double top ranging. Tapos, ito na yung magiging another low, high, and then this is the lower high or possible right here. But this is an aggressive move. Kaya nga, napapansin ko during this, sa mga panahon na to, paglutang na ako, baga wala ng mental energy, wala ng focus, hindi ko na nakikita yan. Kasi ang nakikita ko na lang, yung bias ko na mag-short ako. Ganyan yung nakikita ko. So, as you can see, nag-spike, layo nang spike nito from yung entry ko 116, lumipad ng 121, and that's $5 move on the upside. So, ganun lang sabi ko. Pero anyway, during this point of time, nag-trade na ako sa BA, umabot na ako sa time na may gain na to ng $200. So, mga 10K yon. Pero iniisip ko, para maboring yung 10K, pupush ko pa. Ganun yung nasa utak ko eh. So, greed. Na, hindi mo pipigilan eh. So, hindi ko napigilan yung sarili ko noon. Kasi nga, wala nang mental energy. So, yun. Pud-pud. So, this one, just breakdown. So, quick lang to. Quick buy. Kasi, again, sing nung Spotify eh. Spotify. Kasi, gap up eh. Tapos, kina-counter ko lang. Pero, this one, nag-fade naman. Meron akong trade dito na na volume tayo. So, this one, short. Mali na naman. Parang Spotify nga. And then, I shorted another one here. Ayan, may nag-cover. Tapos, ito, nang-olekta na ako. So, swing na yan. Another one. Hindi ko aggressive masyado ito eh. Kasi dapat ang entries nito dito. Kaya kung i-rate yung performance ko nito, hindi maganda eh. Baka one of the worst performance ngayong buwan. No? So, ako as a trader, hindi ko naman masasabi na araw-araw on point yung trading. You have to really practice and be prepared on the trading day. Pero yun nga, kulang sa preparation, wala kang pahinga. So, mataas talaga yung chance na mangyari mga ganito. Baga, wala ka sa neutral state mo eh. Wala ka doon sa pinaka-prime, wala ka sa flow. Makukumpara ko yan. Kung nanonood kayo ng mga strategies doon sa mga card games sa casino, yung card counting. No, card counting is a strategy na magbibigay sa inyo ng edge over the casino para manalo ka. Parang nawawala ka sa counting. Parang ganun eh, wala ka sa flow. So, nawawala ka sa bilang. So, ito, parang same lang din. Ito, masyado akong maaga nag-cover. Layo po yun ito, hanggang 152. Ang laki na ng volume ko dito eh. Like, yung trade na yan, 800 yan. 800 shares yan. Siguro kung medyo nahawakan ko na mahaba yan, 4-digit yung gain natin ngayon. Pero, ayun yung expectation ko, dahil nga sa Spotify, lumipad. No, sabi ko, delikado. Pero kahit mga bandang kalahati ng mga trades na to, naging aware na ako eh. Aware na ako sa sitwasyon na, oy, yung market is moving higher. But hindi ako nakapag-adapt. Kulang talaga yung mental energy natin. And ang umubos talaga sa si PayPal. PayPal was actually gapping up. And I'm trying to short and short and short and short and short. I kept shorting this one, but I was wrong. So, this one yun, no? Ang iniisip ko rito, mag-fail, breakdown. So, nag-cover ako nung umangat. Then, I tried another position na short. Kasi consolidation eh. Pero ang mali ko talaga, if we're going to look at the VWAP. Nasa taas pa ng VWAP yan eh. No? Mababa yung probability ng tinitira ko eh. Kasi it's forming low, higher low. And I'm aggressively shorting this one. So, I'm wrong. And then, short na naman. I'm wrong. So, kung babalik ta rin mo yung araw ko ngayon,
Yun, maging profitable ako nun. Kung mabalik na regulat ng decision ko. Kasi nga, green day, pero puro short, di ba? So, ayun ang ano, ayun ang nangyari ngayong araw na to. Wala namang masyadong significant siguro. Sobrang dami ng trades na to. Kasi I'm trying to, ano eh, to recover. So, yun, yung huling trade natin, PayPal, 300. Sabi ko, wala na. Top out na tayo. So, yun ang kailangan natin. If nagdadanas kayo ng mga ganito, you need rest. So, ako, papahinga lang muna ako. Tapos, prepare ako sa susunod na buwan sa mga bagong kabanata ng trading natin. And then, kasi binabala ko na mag-volume eh. Pero, hindi ako makapag-volume ngayon. After 1 month kasi, reassess tayo ng sitwasyon. If pwede na ulit natin increase yung size na, unti-unti ulit. And ngayon, ala, meron pa akong kailangang i-conquer sa sarili ko. Ito, hindi maganda to, sobrang dami. So, next, kung magte-trade ulit ako siguro, I'm going to lessen my trades and maintain siguro yung volume lang. Ito kasi medyo bumubomba ako ng volume na, naka 500 loss ako dito. Hinahayaan ko siyang lumipad pa again sa akin. So, ayun. Kung i-rate ko yung performance ko, lots to. So, ayun yung lesson na meron ako, nataglay natin ngayong araw na to. At maraming salamat ulit sa inyo. Siyempre, no, isamahan tayo ni Lord sa ating paglalakbay dito sa mundo ng trading. God bless everyone.